Ito ang programa Sa Likod ng Isang Awit. Ito ang Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio, 7 minutes after 12. My name is Manuel at ito pa rin ang programang Sa Likod ng Isang Awit sa Radyo La Verdad 1350. Sangalan pa rin ni Kuya Daniel Razon. Radyo La Verdad. Kanina nanood ako ng Get It Straight ni Kuya Daniel. Ang guest ay si Senatoriable To De La Rosa. Nakakatawa yung tanong na ano yung sinagot niya na... Kasi may nagtanong na isang from Canada ata na anong gagawin mo ba to kapag nasa Senado ka na? Malalagyo ba ng batas para naman dun sa mga battered husband? Mga binubugbog na lalaki? Sabi ni Bato, gawa natin ang batas yan. Ang sabi niya ay, pero, yung pala, biktima rin pala kasi siya. Kapag doon nabubugbog na siya, kaya lang nakakahiya naman kasi eh. Sabi niya, kung pag magreklamo yung lalaki na binugbog ng asawa, pupunta ka sa police station para magpa-blatter. Nakakahiya yun. Ang sabi ni Bato de la Rosa. Kaya dapat pag binubugbog na kayo, yung mga lalaking under, gumawa na kayo ng paraan, tumakbo na kayo. Alright! Takbo na, para huwag kang magkalatay, di ba? Okay, pero napakarami mga very informative na usapan kanina sa Get It Straight with Daniel Razon. Ang guest ay si Bato de la Rosa. Pero dupunta naman natin ang ating segment, ang ating kwento ng awit. Kwento ng awit. Kwento ng awit. We have a caller on the line. Ang pre-namis ko kanina at na-post na rin natin sa social media sa aking mga Facebook page sa Brother Bell Live. Sabi ko dun, may guest tayo ngayon. Siya ay isang caller para ibahagi ang kanyang kwento. Nasa kalinya ng telepono si Miss Loida. Hello, Loida. Magandang tanghali sa'yo. Hello po. How are you, Loida? Okay lang po. Nasa work ka ba ngayon or nasa bahay? Nasa bahay lang po. Wow, medyo ano ba ang trabaho mo? Home-based? Dati po, interior designer. Ngayon po, tambay. Wow. Pero interior designer ka? Opo. Oh, nice. Mga ilang taong ka sa ganung trabaho? Lang po, months. Months lang. Mm. Okay, yun na rin ba yung yung time na nagkaroon ka ng karamdaman, yun ang trabaho mo? Opo, after ilang months, pagkatapos kong makapas sa board exam. Okay, so sa kasalukuyan ba, Miss Loida, may karamdaman ka pa? Wala po, masigla, ganun po, di ko po akalain. Kasi ang alam ko sa background, no, nabasa ko kasi dun sa sinulat mo, not your book, kasi ito pong si Miss Loida, author din po ito, ng ilang libro na ang ginawa mo, Loida? Opo, isa pa lang po. Isa pa lang, and that is online, pwede mabili online, pero mamaya na natin pag-usapan yung tungkol sa book. Opo. Kaya nakuha lalong interest ko dahil writer ka pala, and at the same time, ay lumalaban sa buhay. Kaya ang title nga ng ating episode today ay Laban sa Buhay, Huwag Sayangin ang Buhay. Ito ay mula kay Loida. Pero Loida, bago ko ituloy ang ating kwentuhan, ano ba ang iyong song request? Maghintay ka lang. Maghintay ka lang ba? Ted Ito. Medyo luma yung song mo. Alam mo, pag naririnig ko yung song na yan, naalala ko batang maliit ako na umiinom ng soft drinks. Kasi yan ang naririnig ko nung batang bata ako. Yan po kasi yung kinakata ng mga kaibigan na sa akin. Okay. Ito, kasi ang ganda ng message ng song eh. Ang artist nito ay si Ted Ito. Japanese ito. Japanese siya. Pero ginawa niya yung song kasi ang ganda yan. Kaya may Japanese version to eh. Pero mas sumikat yung Tagalog version. Okay, Loida, puntahan ko lang ang iyong kwento. Ano yung naging karamdaman mo? Ang tawag po sa sakit ko, AVM. Okay. Or ibig sabihin po niya, arteriovenous malformation. Yung akit po, nasa utak. So, ang AVM po,
pwede siyang magkaroon sa iba't ibang part ng katawan. Pero ang pinaka nakatakot po, delikado, yung nasa utak. Ayun. So pwede po siyang putok at mag-cause ng stroke. Ang tawag doon ay AVM, tama? Opo, AVM. Okay. At yun ay tumama sa'yo, ilang taong ka noon? 21 po. Very young, 21. Halos nagsisimula ka pa lang sa trabaho mo as interior designer. Mm. So, 5 months pa lang po sa first work. Paano nangyari yun? Nasa trabaho ka? Naramdaman mo ba? Nahilo ka lang bigla? Bigla lang po. Pagkatapos po mag-lunch, habang nasa office po ako, bigla po ako nahilo. Tapos nawala na po ako ng malay. Mm-hmm. And then, nagising ka sa ospital na? Tapos, nagising na po ako sa ICU. Mm-hmm. Yun ba yung dahilan bakit ganyan ka rin magsalita? Medyo may something na... Affected siya. Oo. Yung speech ko, affected yung speech, vision, yung movement, saka yung balance. Mm-hmm. So, kaya po ngayon, hindi po ako nakakalakad ng sarili ko lang. Mm-hmm. Kailangan may maakay or may walker. Oo, para makalakad ka. Ngayon, Lloyd, ilang taong ka na? Ngayon po, 27 na. 27 ka pa lang. Parang napaka-unrare nga yung sakit na yun. Ano? Kasi imagine 21 years old ka lang nang tamaan ka ng AVM na yun. Mm-hmm. Saan daw galing yun, sabi ng mga dalubhasa? Di pa po, according po sa mga pag-aaral, hindi pa po alam ko ano yung sakit niya. Pero sabi po ng iba, nagkakaroon na po ng malformation habang nabubuo sa chan. Kasi ang AVM po ay congenital. Sabihin po, inborn. Inborn siya. Kaya hindi maiwas-iwasan talaga. No? Ikaw lang ba ang meron yan sa pamilya mo? Opo, ako lang po. Okay. Anong naramdaman mo, pumasok sa isip mo nung nagkaroon ka ng ganyang karamdaman? Siyempre po, nung una, nagulpo ko. Nung una, wala po akong idea kung ano yung AVM. Kaya po ang paliwanag sa akin ng mga doktor para akong batang stroke. So, nung narinig ko po yung stroke, doon ko po naintindihan yung nangyari sa akin. Tapos, ayun po, paglabas ko ng ospital, pagsalita ako po, iba na. Kasi po dati yung speech ko, talagang bulol, harap akong lasing, so marambagal. Yung narinig yun po ngayon, improved na po. Wow. Ibig sabihin okay na to, magaling ka na? Hindi pa po normal, pero understandable na po naiintindihan na po ako ng kausap ko. Yes. Oo. Kumusta yung naging financial na magsuporta sa karamdaman mo? Mahal ba itong gamutin? Opo, sobrang mahal. Ang totoo po niya, dahil po sa AVM, sa pag-treat dito, naghirap po yung pamilya namin. Na ano po? Nasira ang pamilya? Naghirap. Naghirap, I'm sorry. Naghirap yung pamilya nyo dahil dito sa karamdaman mo? Dahil po sa mahal ng paggamot. Oh. So, para po sa AVM. Para matanggal po. Oo, at laking pasalamat at sinuportahan ka ng pamilya mo. Hello, Miss Lloyd. Hello. Okay. Nakakatuwa kasi yung buong pamilya ay sumuporta. Pero nga, yun sabi mo nga, dahil dito ay naghirap yung pamilya mo. Ano mga naging paraan nila para suportahan ka, para mapagamot? Nung nakakalupain po noon, yung mga kapatid ko po yung lumalapit sa mga government organization, sa BCSO. Tapos may mga kaibigan din po na tumutulong. Mga simbahan. Ayun po, pati po yung mga naging prof ko dati. Yung boss ko po nung sa trabaho. Ayun po. Pero ang alam ko, gumawa ka ng paraan din para masuportahan yung mga gamot na kailangan mo. Nagsulat ka ng libro. Opo. And anong title ng book mo? Yung libro ko po, ang title po niya, Memento. Momento?
Memento. Memento? Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin po, parang reminder, paalala. Okay. Kasi po, nung una ko po siyang sinusulat, gusto ko lang po magkaroon ng journal. Okay. Gusto ko po maalala lahat. Kasi po, nag-isip po pa noon, baka hindi na ako abot yun ng maraming taon. Mm-hmm. Gusto ko may maalala yung nangyari sa akin. Mm-hmm. So, yun po. Pero habang sinusulat ko po siya, mm-hmm. Naisusulat ko po lahat ng emotion ko, mm-hmm. lahat ng yung pag-depress ko, yung paghintay, mm-hmm. Lahat po nalagay ko. Tapos, and then, nung isang araw po na kailangan ko ulit ng procedure, mm-hmm. wala po ko maisip na paraan. So, ang ginawa ko po, in-edit ko po na e-book, mm-hmm. at binenta ko po online. Ayun. So, yung ang dahilan pala, kaya ginawa mo yung librong Memento, tama? Opo. M-E-M-E-T-O. M-E-M-E-N-T-O. Okay. Ah, okay. Yes. Mali na naman spelling ko doon, ha. Pero, nakakatuwa, no? Kaya mo nagawa yung, una, journal lang para kung sakali man abutin ka ng, yan, iniisip mo, hindi ka na tumagal sa mundo, at least mas may mabasa yung mga mahal mo sa buhay, opo, yung mga kilala mo tungkol sa kwento mo, di ba? So hanggang sa na-develop mo, nagawa mo siyang book. Opo, na kumbali ko po. Mm. Ngayon yung book ay ginawa mong e-book at binenta mo online. Opo. Ang galing, ano? So paano may sino-sino bumili ng libro? Nung una po mga kaibigan ko po, tutulungan nila ako, sinusuportahan. Mm-hmm. Tapos hanggang sa nag-post po ako, nag-viral, mm-hmm. ayun po, pati po yung mga di ko kakilala bumibili. Kaya po nakakatuwa na nasuportahan po yung aking mga procedure na kailangan. Oo. Mga test. At yun nga, malaking tulong yung e-book mo para mapasuporta yung pangangailangan mo. At na nag-viral yung post mo sa social media. Anong anong taon mo yun pinost? Buwan? Ayun, nag-viral po. Mm. Last year, February 2018 po. Ah, halos 1 year na nakalipas. Mm, kasi yan po yung pinakahuli kong kailangan na procedure, kailangan ko po ulit ma-angiogram. Mm-hmm. E wala po kung, wala po kong means, wala po talaga, zero. Mm-hmm. Pero one night po, naisip ko na, ibenta ko nga ulit. Kaya po, yun, tapos, napapasalamat po ako sa Diyos na nag-viral. Mm-hmm. At umabot po ng 28,000 shares. Wow. Yung post mo sa Facebook at yung bumili naman, ilan ang nakuwenta mo ba kung ilan yung bumili ng e-book mo? Marami po. Mm-hmm. Di ko na po na bilang. Wow. At ibibigay sa iyo yun ng ano nung pinagbebentahan mong app ba ang tawag doon or website? Bibigay sa iyo ano na yun, cash na yun. Ano lang po, magbe-message sa akin sa Facebook. Mm-hmm. Pero ngayon po, the self publish ko na po yung libro. Hindi na po siya e-book. Mm. May hard copy na po. Wow. Ayun po. Mabibili po sa akin. Mm-mm. Or message po yung Facebook page ko na Memento. Memento ang iyong Facebook page kung gusto nilang bumili. At kasi tuloy-tuloy pa rin ang gamutan mo, Miss Loida, di ba? Ngayon po, hindi pa rin po ako AVM free. Mm-hmm. So, kailangan ko pa rin po na ma-angiogram. Mm-hmm. Ayun po, para malaman po ng doktor po, ano bang next na kailangan kong procedure. Mm-hmm. Ayun po. Ano ang naituro sa'yo nitong isang mapait na karanasan mo sa buhay, Miss Loida, na minsan, siyempre, pag inaalala mo. Marami pong naituro sa akin. Yes. Ano iyon? Nung una po, nung nakagraduate ako, nakapagtap ako sa board exam, parang feeling ko, ang dali ko nang abutin yung pangarap ko. Mm-hmm. Pero bigla akong nagkaganto, bigla akong na-stroke, nang biglaan. Tapos,
nung time po na yun, hindi ko na alam kung paano pa yung buhay ko, paano ko papatuloy. Kasi parang back to zero po ngayon. Naging baby ulit. Sige, pagkain, paligo, hindi ko kaya noon. Iyon po, noong una po ang hirap tanggapin na ganito nangyari. Pero pahabang tumatagal po, tinutuan ka ng panahon na kahit ang hihintay ka ng matagal, merong ginagawa sa puso mo, sa tili mo, nakikita mo na hindi lang pala nasa katawan, lakas ng buhay, lakas ng katawan yung buhay. Kahit hindi ka nakakalakad, kahit marami kang kapatsanan o hindi ka ang gawin, wala din yung halaga ng buhay. Nakita ko po yung halaga ng pagmahal, pagsuporta, tapos sa paghihintay na itama po yung mga mali ko, yung ugali, itinatama. Ano yung mga sinasabi mo na parang naitama sa ugali mo dahil sa experience na ito? Opo. Nung una po kasi, hindi po talaga maiwasan na mainip. Parang naiinis ka. Nagtatanong ka, bakit nangyari sa akin to? Bakit ako? Bakit ganito? Bakit hindi pa rin ako nakakalakad? Bakit hindi pa rin maayos yung salita ko? Pero, ayun po, naitatama yung pagkainip, nawawala po. Yun. At yun po, naturuan ka po na magpasalamat. Yun po yung pinaka-importante. Yes. Salamat sa Diyos. May... thankful ka kasi yes. kahit mahirap ang buhay, buhay ka. Oo. Yun lang buhay ka. Walang... yung mga tao nga na dapat magpasalamat kayo sa Diyos dahil hindi kayo tulad ng iba na may mabigat na karamdaman. Ikaw mabuhay lang, di ba, Miss Loida? Magpapasalamat ka na sa kanya dahil binubuhay ka pa rin hanggang sa ngayon. Kapag po kasi nagtuto kang magpasalamat, kiiba yung tingin mo sa lahat. Parang yung dati, ang dilim-dilim nakikita ko na kahit naman po hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano mayayari sa akin sa future. Pero nagpapasalamat po ako sa araw-araw na buhay pa ako, nakikit na kasama ko yung pamilya ko, at nag-i-improve po ako. Wow. Yun ang nakakatuwa na mapakinggan na ikaw ay thankful pa rin, grateful ka sa may lilalang, sa Creator, para ikaw ay magpatuloy sa iyong buhay. Katulad nga ng isang song na ito na maghintay ka lamang, so parang naglalarawan ito ng paghihintay mo na kung ano maibigay sa iyo ay maluwang sa iyong kalooban na tatanggapin. Okay, Miss Loida, maraming salamat sa iyong oras. Thank you for sharing your beautiful story. Salamat po. Maraming salamat. At ating napakinggan si Miss Loida mula dito sa programang Sa Likod ng Isang Awit sa Radyo La Verdad 1350. Ang UNTV Radio. Maghintay lang tayo at magsikap at magpasalamat sa Diyos sa lahat na nangyayari sa ating buhay. Dahil lahat na ikabubuti natin ay ibibigay naman ng may kapal. Ito ang Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabiguan, hindi hadlang, upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pang napibigo, dapat na lumaban ka.